Sa ulat ng Philippine National Police, alas 7:30 ng gabi ng January 31 na mangyari ang pagsunog ng apat na armadong lalaki sa isang modern jeepney sa barangay Dahican sa Catanawan, Quezon. Ang mga inarestong suspect, ang film director na si Jade Castro, dalawang kasamang civil engineer at isang sales manager. Maraming itinatanggi ng apat ang paratang dahil nasa katabing bayan umalo sila ng Mulanay ng mga oras na yon para makisaya sa Coco Lunay Festival. Base sa CCTV footage na hiningi ng ABS-CBN News mula sa lokal na pamahalaan ng Mulanay, kita ang kotse ni na Castro na dumaan sa Mulanay San Francisco Road sa Barangay Poblasyon 3 noong alas 7:14 ng gabi. Galing ito sa direksyon ng tinutuluyan nilang resort sa Barangay Butanyog. Ilang sandali lang, pumasok ang kotse sa San Carlos Street at pagsapit ng alas 7:16 ng gabi, nahagip ang pagdating ng sasakyan sa plaza. Bandang alas 7:25 ng gabi, makikita si Castro na naglalakad sa plaza at kinukuna ng video ang rehearsal ng mga kalahok sa Ginoong Coco Lunay. Para sa pamilya ni Castro, malaking patunay ito na hindi ang apat na inaresto ang sumunog umano sa modern jeepney. Dati po ng kapulisan, unang-una talaga alam natin lahat, alam namin na hindi sila yun, wala silang pinalaman doon. Una na rin sinabi ng dalawang opisyal ng Mulanay LGU na kasama nila sa food court ang grupo ni Castro ng oras na mangyari ang insidente sa Catanawan. Pero kahit may CCTV na, hindi pa rin kumbinsido ang Calabarzon PNP na inosente ang grupo ni na Castro. CCTV cannot 100% proof na yung CCTV na yan is kuha sa oras na yan. It may be altered sa technology natin ngayon. Sigurado din ang driver ng modern jeep ng isa sa mga inaresto ang tumutok umano sa kanya ng baril. Oh, yung lumapit po sa akin, sir. Kasi yun lang po, yun pong nasa side ko ang nakita ko lang po. Dahil yung pong tatlo ay nado po sa kabilang side po yun, sir. Nakabonit ba sila? Nung uwara po, hindi pa po. Kaya po nakita ko yung isa na nakasalamin na mukhang ko po yung nagtutok po sa akin, sir. Dahil bukas pa naman po yung ilaw ng headlight ko nun, sir. Pinaninindigan naman ang Gumaka Transport na may-ari ng sinunog na modern jeep ang salaysay ng kanilang tauhan at mga pasahero. Dagdag ng may-ari, 2021 pa lang, may natatanggap na silang death threat. Natanggap kami mga death threat. May kasama pang bala eh. May ribong itim pa. Ngayon, binabaliwala namin yun. Kung i-analyze mo yung mga pananakot sa amin, ay gawa talaga ng kalaban namin sa lansangan. Kung i-analyze mo yung mga traditional jeep na walang prangkisa. Hanggang ngayon, wala pa rin matukoy na motibo o mga pulis sa pagsunog sa modern jeepney. Dennis Datu, ABS-CBN News, Quezon Province. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,